Guys, ang init! Angelo Carlo Pacho, back with another vlog. At ngayon, sa vlog na to, papakita ko sa inyo yung ruta namin bilang Clark 50 Road Spinner. So, dahil ito tinawag na Clark 50 Road Spinners kasi sulab din ang Clark and 50 kilometers. So, jump back, may ahon, may lusong, and meron ding mahabang patag. So, intro na natin in 3, 2, 1. Could you be the one? Yon. So ayun guys, andito na ako sa may bandang Balibago na to guys. So dito pagod na ako kasi nag-sprint ako mula sa amin Metro Gate hanggang sa may Clark kasi 5:30 yung call time, 5:33 na dyan. So akala ko late na ako, so medyo mabilis pace ko dyan, di lang masyadong makita ka pero mabilis. So ayan, andito na kami sa may, ano ba ito, papasok na kami ng Marquee. So I mean Clark, so sa may SM kami duman. So ayan, nakikita nyo, dalo lang kami ngayon, tatlong naka-road. And yung technique dito kapag traffic guys, yung isa dapat naka-clip out. Or if magaling ka mag-track stand ka. Pero mas maganda isa naka-clip out in case na mag-stop ka. Ganyan, nag-stop ako. So nag-clip out ako. So naka-clip out yung sa ayon. So natukod ko yung pa ako. Pero yung isa nasa harap natin, magaling siya mag-track stand. So nag-track stand siya guys. So gamit ko pala dito yung bagong wheel set. So tinesting ko na to. So makita nyo mamaya may ahon, may lusong, may mahabang patag. So ayan, nandito na kami sa loob ng Clark. Ayan, ayun, di ba pogi ko? Ha, ayan, dito yung ginawa ng Clark para sa mga bikers. So, dito rin, ano, kumakarera yung mga sa may nagbebente-bente sa Clark. So, dito rin naglaro yung Team Navy. So, sinira muna nila yung isang route kasi doon sila kumakarera sa may likod to ng Toyota. I mean, Yokohama. So, ayan dito. So, if gusto nyo magbike, madali dito kasi bawal kotse dito. Bike lang talaga. And ang ganda pa dito, kapag newbie ka or beginner, pwede kang pumunta. So dito walang tao ngayon kasi Friday kami nag-ride. Saturday dapat magbabanal na bundok kami kasi hindi ako nakasama kasi sira yung caliper ko sa harap. Nasira siya after nung ride na yan. Hindi ko alam anong nangyari, nasira siya bigla. So hindi ako nakasama sa banal na bundok. And yung MTB guys, hindi pa pwedeng pangahon. So yan, dito palabas na kami dyan. And nagbabike lang kami. So yan, nandito na kami sa may mismong highway. So, eto dito guys, merong bike lane dito sa may ridge. So, ginamit na namin yung bike lane kasi dyan ginawa ang bike lane para magbike. So, ayan dito may tunnel. So, dapat kapag may tunnel, mas alisto kayo. Dahil baka hindi nyo makita, merong ano, ayun, nakita nyo sa right. Merong, ayun yung sign ng Aqua Planet. So, nandito na tayo sa may bandang Clark Airfield. So, nakita nyo yung kasama natin, nag hand signal, ibig sabihin nun, overtake kami. So ayan, so medyo maglilin kami dito sa may left. So kapag nabasa nyo yon, hindi lang para sa inyo yon, pati doon sa mga nasa sasakyan. So dapat gigahin nyo yung hand signal niya and dapat parunong kayo magbasa nito. So gaya nung kanina sinasabi ko na interrupt ako, ano, kapag madilim dapat masalis ako sa kayo kasi baka malaglagan kayo ng gulong. So ayan dito, nag-ride na kami. Meron pang bike lane doon pero mas maganda, mas prefer namin tong bike lane na to kasi himulay siya sa mga kotse guys. So ganito dapat yung bike lane sa Pilipinas, malayo sa kotse. Dahil kailangan talaga dito guys, ano, matawag doon, safe talaga dapat lang ng rider. So ayan, nakikita nyo yung nasa right natin, nakahawak siya sa top ng drop bar niya tapos tayo nakahawak sa may hoods. So yun yung isang advantage ng naka road bike guys, maraming hand positions na magagamit lalo na kapag nagbabike. So ayan, pag nakataas yan ganyan chill, and kung ganyan chill din yan, pero pag ganito lang chill lang, mas prefer kong humahawak sa hoods kasi hawak yung shifter ko and yung parano in case na kailanganin siya. So yan dito, chill lang kami nagbabike. Ayan, nagbabike lang kami guys. So ayan dito sa may lilihil na to guys. So dito, first time ko ulit maglilihil. Nakalimutan ko na after ilang months kaming hindi nag-Clark. Simula nung ano siguro, na ang tawag doon, simula nung nag-vacation ng Christmas vacation, hindi na kami nakapag-Clark. So ngayon lang ako ulit nakapag-Clark. Ano na, may na ngayon guys. So sobrang tagal ko na talagang hindi nag-Clark. So ayan, dito umaahon kami papunta sa lilihil. So lilihil yung tawag dito sa ahon na to. And dito guys, silang ma-justify pero matarik na to guys. Yung alam ko may max to ng 16%. So ayan, nakikita nyo yung hand position ko.
kapag gumaahon ako tapos steady lang yung gusto ko and ayaw kong humataw, ganyan yung ginagawa kong hand position para mas stable ako sa bike. And hinisqueeze mo dapat yung chest mo doon para mas madali. And dapat dito guys, hindi nyo nakita yung kamay ko sa left kasi binaba ko yung face mask ko. Kailangan nakababa yung face mask nyo kapag umaahon dahil nag-change ang altitude. So ayan, ito guys, ano ata ito, nasa may 16-18% ata ito guys. So andito, dito maraming humihinto dito. Si tito ko nung minsan huminto siya dito sa may, tawag dito sa may apartment dito, pero tayo dumaretso tayo dito. So dito nagda-dancing na ako. So spinning ginagawa ko dyan guys. So nagkamali ako dapat, hindi ko muna, dapat nag-mash pala ako dyan. And yun, dahil doon naubusan ako ng energy. So dito nahirapan na ako kasi ano guys, nag-spinning ako kahit dapat mashing. So ayan dito, pero nakaabot naman, pero hindi ganun sa speed na gusto natin, pero nakaabot. So ayan, kikita nyo, Clark Water, Lily Hill. So dito, famous din tong spot na to. So may nakita tayo dito, so umaga pa. So nag-stop na ako, and after few seconds dumating na yung kasama nating isa. Tapos ilang seconds din na pagkatapos niyang nakarating sa taas, yung isang kasama naman natin nakarating. So ayan, pinapakita ko sa inyo. Ayan, nakarating na siya. So ayan, tayo yung nauna. So nakuha natin yung KOM. Haha, and then joke lang. So ito, steady effort lang. Ayan, pinakita ko yung surroundings, pero di ma-justify sa video. So ito, lusong na. Nakakatawa ko dito lumusong kasi pudpudig brake pads ko. So kapag pirano ako, tingnan yung STI ko sa right, sobrang babaan na niya. Sobrang banat yung cable para lang bumagay. So alam niyo naman kasi ako takot ako sa lusong pag sobrang bilis, lalo na naka-rim lang ako. Pero kung naka-disc brake ako na road or MTB, mas ano ako, mas kampante ako. Pero this first time ko kasing mag-ano road bike ng naka-rim brakes. So pero sa Tour de France nakikita nyo naka-rim brake lang yung iba, pero mas marami yung disc brake kasi mas maning advantage niya. And so dito napudpud yung pudpud ning brake pads ko. So medyo preno-preno ang pakonti-konti kasi bago yung wheelset. So nagpalit tayo ng brake pads ka-uwi natin ng Angela. So ayan, dito may mga bikers din dito. So yun, dapat nag-chill lang sila dyan sa part na yan. So ayan, dito medyo tumapang na ako dito ng mag ano, anong kalipa ng motor. Hindi na ako nagpreno, pa konti-konti na lang. So ayan, kasi merong daan dyan sa right. So delikado if sobrang bilis mo. So dapat chill ka lang kapag nagbabike, huwag mong pakabila. So ayan, hinintay pala nila ako sa ilalim. So diretso na kami sa may sawag dito sa may STX ba yun? Ay, hindi, sa may exit sa may Magalang. Tapos pinupuntaan ng cruise control and legs. So chill lang kami dun sa patag, ay doon sa may NLEX kasi gusto namin yung daan. And wala, nagre-reserva pa kami kasi malayo-layo pa yung ano. So umabot ng 60 kilometers na magmula sa amin, tapos sa loob ng Clark 50 kilometers, tapos 5 kilometers pa uwi. So 60 kilometers, and kasama na dun yung pagpunta ko ng bike shop. So para sa akin okay na yon. Pero sa loob ng Clark, saktong 50 kilometers lang kasi Clark 50. So ayan, nandito na tayo sa may toll gate. So nag-stop muna kami dito sa right kasi yung kasama namin isa, feel niya na-flatten siya sa likod. So nag-stop kami muna dito and pahinga muna kasi sobrang init guys. So nakakatawa dito guys, nakalimutan ko pa yung bote ko sa bahay. So sa may balibago ko lang na-realize na naiwan ko. So bumili na lang ako sa labas ng Clark. So yung tubig na binili ko medyo malaki-laki na, and nahihirapan ako doon kasi kailangan ko muna bumaba ng bike or magno-hands para lang mabuksan yun. Hindi ka mukha kapag may sports bottle ka, madali lang, kahit isang kamay lang makakainom ka. So yan, papunta na kami ng STX. Oh, STX tawag doon. Punta na kami ng STX. So nung sa may STX na kami, nag-rumimati ako doon. Pero nakalimutan kong nakapatay pala yung camera kasi naubusan na pala ng battery. So nung buti na lang nag-stop kami, napansin ko, tapos nakapagpalit na ng battery. So yan, papunta kami ng STX. Sinabi, nagkikita nyo medyo mataas. Sinanong ko kung dire-diretso lang. So ako na yung nag-lead sa kanila ng konti. Medyo nagipag-usap muna ako sa konti kasi siyempre kababalik lang natin ng Clark, namimiss namin. So yan, yung Clark talaga, dito kami nag-start. So ayan, dito nakapasok na kami dito sa may STX. So ayan, dahil alam niya na maklimber tayo, medyo may na tayo sa patag. So pinaubayan na natin sa kanila yung patag. And tayo kasi yung mga climber, power to weight ratio yung ginagamit sila, pure power. So yan, kita nyo guys, ang ganda ng daan, sobrang bago. So nakikita nyo, may harang pa kasi bawal pa yung kotse. Kasi kapag dinare-diretso mo to,
yun yung ginagawa nila yung bridge papuntang New Clark City. So lalaki na naman lalo yung playground namin. So malaki na yung Clark, lalaki pa lalo. Kompleto na ahon, lusong. So kahit sa loob ko na lang ng Clark magbike, okay na. Pero syempre, iba pa rin yung nasa labas ka, on the road. And iba pa rin talaga kapag pinupuntan mo iba-iba lugar. Pero feeling ko kapag mag-tatarlak kami dito, doon na kami dadaan. So dito, yan ako na naman na una. Papunta na kami ng Aqua Planet. Medyo nakakalito lang itong inedit ko kasi. Ano siya guys, pare-pare sa itsura ng daan. So, ayan, ating maganda sa Clark, yung daan nila merong, ayan, yan, nakita niyo sa Aqua Planet. Dun. So, nakalimutan ko na naman on yung camera dyan. So, basically, nangyari dyan sa may, ano, sa may pader, nagtrangkuhan kami tatlo, pero bandang huli, iba na pala yung nahihila ako. Dalawa na lang kami nagtrangkuhan, di man ko makakilala. So, yung pace ko doon medyo mataas. Feel ko nasa may 35 to 40 siguro. Sabi na natin 40. So, sobrang taas ng pace ko pang patag. So, di ko alam ba't ko ginawa yon. And di ko napansin na bumaba pala yung seat post ko. So, ayan dito, pababa na kami. Nakita ko pa yung mga kaklase ko dito. So, ayan, dito may laro dapat ngayon kasi lang hindi na kami nanood kasi oras na may meeting pa yung kasama namin. So, kailangan na rin namin umuwi. So, dito kami dumaan sa may likod. So, makikita nyo nyan yung time-lapse. Ayan, time-lapse na. Kaya medyo nagwagal kami konti. Kala namin kasi cruise control yung doon kasi dito sila nagpa-park. Pero hindi pala. So, ayan, nagbabike na kami. Tinime-lapse ko na guys kasi ayoko nang umabot ng sobrang haba. So, itong vlog pala na to, abot lang ng nasa may 12 minutes lang. Pero yung buong ride na to guys, 3 oras. So, yun yung power of editing. So, ayan dito. Ang ganda, dito yung maganda, magandang pagpicturan dito sa Clark. Yan, di ba? Diretso mo lang Aqua Planet. Tapos mag-left ka. Ayan na. So, ayan dito. Nakita niya sa right, left natin. Meron nagpipicture ng motor niya. So, ayan. Ganda siguro kung dito ka nakatira, no? Grabe. Ayan, so, ensayo ka palagi, no? Kasang ka palagi ka naka-helmet. So, dito na kami, dumaan sa bike lane dito. So, ayan dito, nasa may pauwi na kami. So, ayan guys, basically, pauwi na kami dito and kinatanong ko na lang kung saan siya dadaan. So, dadaan daw siya ng Telebastagan. Eh, ako hanggang Angeles lang. So, nakalimutan ko na namang i-on yung camera karating ko dun sa may kutkut kasi papakita ko sana sa inyo yung ginagawa nilang skyway doon. Kasi yung mga pillars na yan, yung kamukha nung sa right, ginagawa na. So, yun dito nag-uusap lang kami kung paano kami ipa-uwi kasi sa may, ano pa siya guys, sa may bandang SL pa ako hanggang Metro Gate pa ako sa may Marquee. So, medyo malapit siya pero hindi out of the way siya sa akin. So, sabi ko, liliko na lang ako doon sa may... So, yun guys, sana nagustuhan yung video niya. Sa kita-kita tayo sa susunod na video. Peace!